Hey guys! Kumusta na kayo dyan? Welcome back to Mama Kwatang's channel! For today's video, we will cook steamed fish. Guys, kung maalala ninyo sa New Year's Eve dinner natin, isa ito sa mga putahe na niluluto namin. So kaya, ngayon, heto na ang steamed fish. Sa mga lahat naman nag-request ng steamed fish, o ito na, lulutuin na natin. Okay, are you excited? Let's go! Ta-da! Of course, kailangan natin ang isda. At for now, kasi mas very snowy dito ngayon sa amin. So, ito lang talaga yung available na isda sa freezer namin. So, kung meron kayo dyang lapulapu or any other special na isda, so, yun, mas masarap yun. Pero for now, ito lang yung available na isda sa freezer. So, yan, pampano pa rin. Tsaka, of course, kailangan natin ng luya, ginger, at saka spring onions, and then the onions, red onions, and then, ayan, and then kunting garlic dito mamaya pag gagawa na tayo ng sauce. Okay, so, situit lang, ipapakita ko lang sa inyo guys, situit na yung ginger, luya natin ay very pino, yung talagang pinong-pino na pagka hiwa. Ayan, yung parang ano na, yung parang toothpick. Ayan, so ayan, for the sake lang na ipapakita kung paano hiniwa yan. Meron din tayo ditong bokchoy for our sides mamaya sa mga sidings natin. So, yeah, ito yung mga maraming nagre-request during sa New Year's Eve dinner natin sa steamed fish. So, kaya ito, pawala naman ng bidli. Bidli sa Bisaya or in Tagalog, umay. Diba? Oh, at least, kasi palaging straight na tayong kumakain na karne, kasi ang daming party, Christmas celebration, birthday, anniversary, so sunod-sunod na. So, ngayon, paano naman tayo sa umay natin? So, paiba naman tayo, so, kailangan naman natin ng steamed fish. Okay, so, ang una natin gagawin ay, kailangan may ano tayo ang plato na lalagyan natin para sa isda. Kailangan natin lagyan ng sibuyas and at saka slice na mga ginger and then yung isda natin. And then lalagyan lang natin ng kunting asin lang, guys, kasi mamaya paggawa natin ng sauce baka maging maalat na yung ano natin. Steamed fish. O kaya, kunti lang talaga ang lalagyan natin ng asin. And of course, dito, lalagyan natin sa tiyan ng sibuyas at ginger. Ayan. So, ayan. Ready na para i-ano natin sa steamer. I-steam na natin itong isda natin. Okay? Samahan nyo ako, guys. Let's go! So, ito guys, ito na tayo dito sa kusina. So, una, of course, kakailanganin natin ng isang steamer or malaking kaldero. So, ayan, pinakuluan ko na, niready ko na yung kaldero at saka ito yung isda na nilagyan natin kanina ng luya sa ilalim at saka sibuyas. Ayan, so, tapos yung isda, nilagyan ko ng kunting asin. Okay, ayan, so, i-steam natin yan. Ang isda for about 15 to 20 minutes. Okay? So, ayan. Takpan na natin. Okay, guys. While waiting sa isda natin na ma-steam, iluto muna natin ang bokchoy for our sidings mamaya. Okay? Ayan. Lalagyan natin ng oil. Konti pa. So, ayan, mainit na ang mantika, kaya lagyan natin ng konting garlic at saka sibuyas. Konti lang. Ano din. Igisa lang
lang natin ng konti yung ano, bokchoy para sa sides natin mamaya sa siding. Okay. Okay. Ayan. Ang bango. Huwag yung masyadong i-overcook yung bokchoy, guys, para naman medyo ano siya, crispy pagkakainin. Hindi overcook yung bokchoy. Pero optional lang talaga ito pag gusto niyo may sidings na something green. So, it's up to you. Pero sa akin, gusto ko talagang may gulay on the side. Ayan. O, set aside muna natin ito, ha. Oh, ito na, guys. After 20 minutes, ayan, tingnan ninyo. So, i-test natin, i-check natin ang isda kung ano na, talagang fully cooked na ba siya. Oh, ayan. Okay na. Wow. Naku. Ayan, dahan-dahan lang kasi, naku, mainit talaga. Kung makikita ninyo, guys, eh, meron na siyang nag-extract ang tubig sa galing sa isda. Ayan. So, ngayon, gagawa na tayo ng, mag-isa muna ako ng, ayan, maglalagay muna ako ng olive oil dito sa the same na pan na ginamit ko kanina, guys. And then, nilagyan ko ng olive oil. Pero, kung walang available na olive oil, pwede na din na yung ordinary oil. Yung canola oil or vegetable oil. Yan. Itong ginawa ko, guys, ay hindi pa talaga itong actual sauce ng ano natin, yung steamed fish. Tingnan nyo lang kasi igisa ko lang ng konti ang mga tapos konting apaka. Ayan. And then yung iba ay ilalagay ko na on top. Four. Ayan, tingnan nyo. Wow, ang ganda, no? Ayan, ready na. So, ayan, medyo mainit na itong olive oil. So, sabi ko, kung walang olive oil, yung ordinary oil na lang. Ito. Eh, teka, kukunin ko pala itong yung tubig. I-mix natin dito sa olive oil. Ayan. Kumukulo-kulo na. Tapos, ilalagay natin on top of the fish. Sa isda. Ayan. Bakit ginawa ko to, guys? Ito lang yung talagang way ko na pagluto nito sa steam fish para mawala yung langsa ng isda. Totally, mawala yung kate. On top of that, nilagyan natin ng olive oil. Kung wala, yung ordinary oil na lang. Oh, so, for now, ito na yung pinaka, most awaited part na gagawa na tayo ng sauce. Ayan, konting oil again. And then the rest of the spices na. Ayan. So, don't worry, guys. Ilalagay ko ang lahat na mga description sa description box ang mga ingredients, the rest of the ingredients for the sauce, doon na sa makikita ninyo sa description box. Ayan. So, ang kakailangan na natin for our sauce sa steamed fish ay barbecue marinade. Oh, ayan. So, tapos oyster sauce, and then of course, toyo, and then black pepper, and then itong cooking wine, nilalagay natin mamaya. So, sa akin, kami ni Papa Q, gumagamit kami ng oyster sauce at saka barbecue marinade. Pero yung iba, may mga iba ding way na ang paggawa nila sa sauce, lalagyan nila ng sugar. So, it's up to you, guys. Pero sa amin, ayaw namin maglalagay ng sugar. Kasi, itong oyster sauce, medyo matamis-tamis na din siya. Ayan. So, siguro about 1 tablespoon or estimate na lang. Ayan.
Ito din, konti lang. And then itong barbecue marinade, medyo matamis-tamis din siya. And then, of course, yung toyo natin, about mga 1 tablespoon na din. And then, of course, yung cooking wine. Lalagyan natin ng cooking wine. And then, mga about 2 tablespoons or 1 1/2. Ayan. So, sabi ko sa inyo, it's up to you kung maglalagay kayo ng sugar. So, pero for now, yung sauce na ginawa natin ay walang asukal, walang sugar. Ayan, black pepper. Nilagyan ko ng black pepper. At saka, to balance sa ano natin, sa salt, nilagyan natin ng toyo, lalagyan natin ng tubig. Or tubig or something like broth or chicken broth. Kung anong meron kayong broth dyan sa inyo. Ayan. Hintayin na lang natin na medyo kumulo-kulo siya and then ilalagay na natin. Of course, ay titikman natin kung gaano ka yung lasa ng sauce natin. Ayan. Mmm! Perfect. Kasi, yun nga, kailangan na hindi masyadong maalap. Tamang-tama lang talaga. Kasi, nung kanina, sa preparation time natin sa isda, nilagyan ko ng kunting-kunting asin. Or, pwedeng wala. Hindi na kayo maglalagay ng asin. Kasi, to think, ang isda, may ano na siya, may sarili na siyang flavor, may lasa na. And then, of course, while na pinapakulo-kuloan natin yung ano natin sauce, ilalagay ko na ito dito on the side. Ayan. Maging ano na, colorful. Colorful na talaga itong ano natin, steam fish. Ayan. Kung sa Bisaya, itong steam fish, after sa holiday season, ay pawala sa bidli. O mga Bisaya, alam nyo kung ano yung meaning ng bidli. Pero sa Tagalog, yung mawala ang umay. Yung palaging kumakain na kasi tayo ng karne. Since from the ano pa, sa Pasko, and then sa New Year, and then after that, party, and then anniversary. Ayan. Okay, ready na yung sauce natin. Ayan. Ganun lang kasimple. Dali lang talaga. Kaya ano na, wala nang rason na hindi makapagluto ng steam fish. Oh, ayan. Ready na. Ayan. So, i-ano na lang natin dito ang sauce natin. Wow. Tingnan nyo guys. Bongga. Bonggang-bongga. Ayan. Wow. Pawala sa bidli. Pawala sa umay. Ayan. Okay. Ta-da! Ito na yung steam fish natin, guys. And the most awaited part is yung mukbang time. Tasting time. Okay, o. Tingnan nyo. Sandali lang, ha. I-ano ko muna itong mga sauce para talagang foolish yan na ma-absorb dito sa isda. Ayan. Tingnan nyo, guys. Wow. Pawala sa bidli, pawala sa umay. Ayan. So, tara! Samahan nyo na ako. Tikman na natin to. Kakain na tayo. Okay? Kuha ako dito na sa may ano, part ng sa tiyan. Oh. And then, of course, ang spices. Gusto ko yung spices. And then, yung konting rice lang. Kasi medyo bumigat ang timbang ko.
after sa holiday season, sa Pasko, party, sa New Year, and then birthday, and then anniversary. Wow! Talagang... So, bago muna tayo kakain, guys, samahan nyo ako, mag-pray muna tayo. Father God, thank you for thy blessing. Thank you for another year for us all. And bless us all. And thank you for the blessing, Lord, and the food that we are about to partake. This is in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, medyo yung oyster sauce at saka yung marinade sauce na ginamit natin kanina, medyo matamis-tamis na yun sila. Kaya no need na maglagay ng sugar. Pero, kung walang oyster sauce or walang barbecue marinade, toyo, tubig, or then lalagyan ng kunting brown sugar lang siguro yung central. Sarap, guys. Sarap. By the way, guys, meron akong good news sa inyo. Meron na tayong Instagram account. Please check it out and follow. And then also, meron na tayo, ang Mama Kwatang ay meron na ding Facebook account. Mama Kwatang's Facebook account. Kaya please check it out and follow. Okay? And then also, would like to say thank you so much to my son George for making this video and all of my blogs in the Mama Kwatang's channel and making it all possible and a success. Thank you so much. And to all of you, mga kababayan ko na OFW, mga hindi OFW, at saka mga kababayan ko all over the world, from Luzon, Visayas, and Mindanao, Happy New Year! And then, salamat sa palagi ninyong pagsuporta at pagsubaybay sa mga vlogs na i-upload natin. And by the way, guys, let's pray for mga apektado nating kababayan dyan sa Luzon, na affected sa Mount Taal, sa area, sa Batangas, sa lahat-lahat na. Let's continue to pray for them and then for strength and everything. Be safe and safety for everyone. That's it for this video, guys. Please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Kwatang's channel. Bye for now. God bless you all. I love you guys. Mwah! Bye!